Hey, what's up? This is Carl Serrano of Team Genuine, and right now, pag-uusapan natin yung notion. Okay, sasagutin natin yung tanong na scam ba talaga ang network marketing? So, huwag kayong mag-alala kasi ayoko maging bias. Hindi porket network marketer ako, eh, pagtatanggol ko yung network marketing industry katulad nung ginagawa ng iba. Ay, hindi yan scam, legal yan, kasi marami nang yumaman dito, marami nang nakabili sa sakyan, marami nang nakabili ng kotse. Hindi scam networking, wala ka lang kasing pang-join, kaya mo sinasabing scam ang networking. Hindi yun ang sasabihin ko dito sa video na ito. Okay, ayoko maging bias. Gusto ko kung ano yung totoo, kung ano yung facts, yun ang pag-uusapan natin. So ngayon, pag-uusapan natin, bakit ba naging scam ang tingin ng mga tao pagdating sa network marketing? Ito ay dahil sa mga scammers talaga, at yung mga scam talaga na business, at mga unethical networkers. So, kung hindi nyo pa alam, okay, papaalam ko na rin sa inyo sa video na ito na ang isa sa mga movement ng Team Genuine at saka itong Ethical Nation, kung mapapansin nyo, madalas sa mga videos ko, may suot ako na gantong t-shirt, Ethical Nation, is linisin yung industriya ng network marketing. Kasi, bias man pakinggan, napakaganda kasi talaga ng industry ng network marketing. Yun nga lang, sinisira ng mga tao. Sinisira ng mga unethical networkers, sinisira ng mga scammers. Now, bibigyan kita ng analogy para mas maunawaan mo. For example, sa isang balita, ay ba nanonood ka ng balita, sabi na natin na ang apelyido mo ay De La Cruz, okay? No particular, example lang to ha, guys. No particular kung sino man. Basta, let's say apelyido mo De La Cruz, kasi sa mga famous na apelyido, di ba? De La Cruz. Let's say De La Cruz yung apelyido mo. Ngayon, sa balita, merong nabalita na ang pangalan niya, let's say, ay Juan De La Cruz. Juan De La Cruz, di ba? Sabi na natin na Juan De La Cruz yung niya, yung pangalan niya. Si Juan De La Cruz, nabalita na let's say na nagnakaw. Okay, nagnakaw. Nagnakaw si Juan De La Cruz, marami siyang ninakaw, let's say na million-million yung ninakaw niya. So, ang nabalita. So, ibig sabihin maraming tao ay nanonood ng TV, 'di ba? Nakita na maraming tao. Ngayon, De La Cruz yung apelyido mo. Kinabukasan, narinig mo yung mga chismisa ng mga tao. Okay, pinagtitinginan ka, narinig mo yung chismisan. Tapos naririnig mo sa kanila, ay, yan si De La Cruz, yan yung nabalita kagabi. Magnanakaw pala yung mga De La Cruz na yan. Anong mararamdaman mo? Eh, hindi mo nga kilala yung nasa TV na yun eh. Nagkataon, kaapelido mo lang siya. Okay, nagkataon na kaapelido mo lang siya, tapos narinig mo sa mga tao, sinasabi nila, ay, magnanakaw pala yung mga De La Cruz na yan eh. Napanood ko yun sa TV kagabi. Anong mararamdaman mo? Di ba mababadtrip ka, magagalit ka, pagtatanggol mo sarili mo? Pwede mo sabihin sa kanila, hindi ko nga kinala kung sino yung De La Cruz na yun, nagkataon lang kaapelido ko. Bakit nyo nilalahat? Bakit nyo kami nilalahat? Nagkataon lang kaapelido ko yun, De La Cruz eh. Di naman porket kaapelido ko, magnanakaw na rin ako eh. Parang ganun rin sa network marketing. Maraming taon, merong mga networkers nang i-scam talaga. Yes, totoo, may mga nang i-scam talaga. Minsan talagang scam yung company nila. Kumbaga, binuo nila yun para manloko lang talaga ng tao. Minsan naman, is yung mga unethical networkers, ito yung madalas na napapagkamal ng scam kasi nga yung ways nila, yung pamamaraan nila na ginagawa nila sa network marketing is pang-scammer. Ano yung mga example nun? Papakitaan ka ng maraming pera, sasabihin sa'yo na madali at mabilis, gawain rin kasi ng mga scammer yun eh. So napapagkamalan sila na scammer din. Kahit nakabilang naman sila sa isang legal at magandang network marketing company. So, parang ganun din. Hindi porket merong mga nang-i-scam na networker, lahat na ng networking scam. Kasi kung talagang scam lahat ng networking, ang daming sikat na network marketing company. Isipin mo na lang, mag-research ka, sikat na network marketing company, ang dami, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Di sana pinapasara yung mga yon. Di sana wala ng network marketing ngayon. Di sana lahat ng network marketing sinasabi sa balita, lahat ng network marketing ay scam. Sa balita, hindi rin naman sinasabi yun eh. Pinapakita ko sa inyo ito as a facts, ina-explain ko sa inyo as a fact. Hindi ko to sinasabi kasi network marketer ako, ipagtatanggol ko yung industry ko. Hindi. Kung maipinapaliwanag ko sa inyo kung bakit naging scam yung paningin ng mga tao, kasi gine-generalize natin. Mahilig tayo mag-generalize eh. For example, another example, bibigyan ko kayo. Babae ka, niloko ka ng pogi. Diba madalas nangyayari? Niloko ka ng pogi, ng babae, nanloko ng tapos nag-boyfriend ka ulit, pogi ulit, nanloko na naman, ganun naman ang ginawa. Tapos ngayon, ikaw bilang babae, anong sasabihin mo? Ay, ayoko na mag-boyfriend ng pogi kasi lahat ng mga pogi manloloko. Unfair naman sa amin yung mga pogi. Okay, so kidding aside, unfair naman yun dun sa mga lalaki na mga pogi na hindi naman maloloko, parang ako.
pinili talaga eh, no? Magiging unfair yun sa mga lalaki na gwapo na hindi naman talaga nanloloko. Kasi nilahat mo na eh. Dalawang beses ka lang naloko, lahat na ng pogi, manloloko. Kilala mo ba lahat ng pogi? Parang ganun din sa network marketing. Nanloko yung isang networker, lahat man ng networker nanloko. So ngayon, isa sa mga reason kung bakit balikan natin yung sinasabi ko kanina, meron kaming ganitong movement, Ethical Nation, bakit ko ginawa yung Team Genuine, is para matanggal yung notion na yan. So alam mo na naman kung ikaw is na-involve ka na sa network marketing dati, or kung ikaw ay mga na-invite na sa network marketing, or may kilala ka na successful sa network marketing sa magandang company, sikat na company, alam mo na hindi scam yung network marketing. Pero dahil nga sa mga false, minsan false na balita, minsan naman yung mga kaibigan mo false, fake news talaga. Kumbaga nachichismis sa'yo na scam yan, ganito, ganito yan. Or halimbawa sa isang magandang network marketing company, may nanloko na isa. Ganun ang nangyayari, di ba? Pag may nanloko na isa, yung company damay na. So napaka-unfair nun. Kumbaga, kung ikaw ayaw mo na ginaganon, balikan natin yung example kanina ng kay Juan de la Cruz. Kaapelyido mo yung nagnakaw, tapos ikaw magnanakaw ka na rin. Anong mararamdaman mo? Diba? Alam mo naman sa sarili mo, hindi ka magnanakaw, hindi ka masamang tao. Alam mo sa sarili mo na matino ka, sinusunod mo yung batas. Dahil lang sa apelyido mo, dahil lang kaapelyido mo yung magnanakaw, magnanakaw ka na rin. So parang ganun din, okay? Babalikan natin para mas maunawaan nyo. Hindi porket network marketer yung kakilala mo, network marketer yung kaibigan mo, kung sino man yan, scammer na siya. Okay, wag natin husgahan sa ganung pamamaraan na networking scam. Okay, nagigets niyo na yung point. Ngayon, pag-usapan naman natin paano mo naman malalaman kung scam ang isang network marketing company. Nagbibigay naman yung media ng mga signs kung network legal na network marketing at hindi na according sa batas natin. So far sa government natin as of 2018 po ginagawa tong video na to, hindi tinatanggap ng government natin yung mga businesses, mga network marketing businesses, yung may mga recruiting na involved, hindi nila tinatanggap pag walang tangible products. Ano ibig sabihin tangible products? Tangible products na hahawakan mo yung produkto. Okay, hindi yung digital lang, hindi yung online lang, hindi yung mapapanood mo lang. Hindi tinatanggap ng government kasi sinasabi nila na scam. Maniniwala naman ako na hindi talaga scam yun. Yun nga lang, hindi patanggap sa panahon natin right now. And isa pa sa mga reason kung bakit ayaw rin tanggapin ng government natin yun. Kasi paano ka kikita kung ikaw na yung huling sumali? Sasabihin ng mga networkers dyan na medyo wala pang masyadong alam sa network marketing na... Eh hindi naman nauubos yung tao eh. Eh hindi naman ikaw yung huling ma-invite kasi maraming tao eh. Ang sinasabi kasi doon sa network marketing is hindi naman literal na ikaw na yung huli. Kumbaga sinasabi lang doon, what if ikaw na yung huli? Paano ka kikita kung hindi ka magre-recruit? So yun ang isa sa mga basihan ng legal na network marketing. Paano ka kikita kung hindi ka magre-recruit? Kung may tangible products, makakapagbenta ka. May makakapagbenta ka ng products mo sa ibang tao. Pwede kang kumita. Kumbaga yun yung isa sa mga pinakang sure na sign na legal ang isang network marketing, na pwede ka pa rin kumita kahit hindi ka mag-recruit. Okay, hindi ibig sabihin hindi ka mag-recruit, wala ka nang gagawin, kikita ka. Yun yung isa sa mga reason kung bakit maraming tao na scam, kasi nagpapapaniwala sila dun sa mga ganong klase ng businesses, na wala ka daw gagawin, kikita ka. Isa sa mga malalaking reason kung bakit napapagkama lang scam yung network marketing, kasi walang ganun na network marketing business. Kailangan mo talagang trabahuin. Yung mga network marketing business na nagtatagal talaga, yung mga network marketing business na talagang nagiging matibay, nagiging solid, nakakapag-build ng maraming successful na tao, is may gagawin ka para kumita. Kailangan mag-build ka. Kailangan either magbenta ka or mag-recruit ka to build a huge organization na makakatulong sa'yo para kumita. Kasi sa network marketing, ito yung isa sa mga notion na yung mga nasa taas lang daw ang yumayaman. So, ang dami kasing notion eh. Pero gusto ko mag-focus tayo dun sa bakit scam yung tingin ng mga tao sa network marketing. So, isingit ko lang madali yon. Sinasabi ng mga tao na yung mga nasa taas lang yumayaman dyan. Definitely false. Kasi hindi lahat ng nasa taas yumayaman. Marami akong kakilala na nasa taas hindi naman yumaman. Or nasa taas hindi lang sila yung yumaman. Kasi sa network marketing, hindi ka yayaman. Okay, hindi ka kikita ng malaki kung hindi mo tutulungan yung mga tao nasa ilalim mo na kumita ng malaki. Ay, dun mo lang talaga ma-experience yung success, financial freedom sa network marketing kapag yung mga tao sa ilalim mo ay natulungan mong kumita ng malaki. Pero kung ikaw lang ng ikaw, halimbawa, ikaw lang nagre-recruit, ikaw lang nagre-recruit, kikita ka, yes, pero kung hindi mo tutulungan yung mga tao sa ilalim, pag tumigil ka, okay, pag tumigil ka sa pagre-recruit, pag tumigil ka sa pagbebenta, wala ka nang kikitain. So nagigets niyo 'yon. Ngayon sasabihin ng iba, yun nga kumikita lang ng malaki diyan yung mga nasa taas. Ako na lang yung example eh. Sa totoo lang mas meron ako mga upline sa mas malaking kinikita ko sa kanila, pero upline ko sila.
Nasa taas ko sila, pero mas malaki kinikita ko sa kanila. So wala, hindi talaga totoo 'yun. At the same time, ano bang difference pag nagtatrabaho tayo? Nag-work tayo para sa ibang tao. 'Di ba ganun rin naman? Sino ba yung kumikita lang ng malaki? 'Di ba si boss? 'Di ba yung may-ari? 'Di ba yung nasa pinakatuktok? Nasa pinakataas sina CEO, sina president? 'Di ba sila lang naman yung kumikita ng malaki? Nag-work ako before sa fast food. Ako ba kumikita ng malaki? Yung mga managers ba? Lamang lang ng konti yung kinikita sa akin? Hindi. Ang yumayaman doon is yung mga taong may-ari. Yung mga board of directors, yung mga investors, sila ang kumikita ng malaki. Ikaw, nagtatrabaho ka para sa kanila, para sa magkano, minimum wage na fix. Tapos, ano ba yung chance mo para ma-promote sa politika sa trabaho? Buti na lang kung ikaw namumulitika ka, kung ayaw mo na ng politika sa trabaho, edi wala kang karapatan para mamulitika din. Ang pinagkaiba lang pagdating sa network marketing is, hindi lang yung mga nasa taas ang may chance kumita ng malaki. Kasi pag nag-work ka, yung nasa taas mo lang talaga kikita ng malaki, wala kang pag-asa na mas malaki kitain mo sa kanya ay nagtatrabaho ka para sa kanya. Diba? Unlike sa network marketing, may chance ka nakitain na mas malaki pa kaysa kinikita nung nasa taas sa'yo. For example, ganito, para mas maintindihan nyo. Diba, typical na compensation plan ng isang network marketing company is may nasa taas, may magre-recruit sa'yo, nasa baba ka niya. Sabihin na natin may nag-recruit sa'yo, nasa taas, nasa baba ka niya. Itong nag-recruit sa'yo, tamad. Hindi inaaral yung business, hindi siya nagre-recruit na ulit, hindi siya nagbebenta ng products, tamad lang. Nag-expect siya na kikita siya na wala siyang ginagawa. Tapos ikaw, tumatrabaho ka. Nag-aaral ka, nag-improve ka, nagre-recruit ka, nagbebenta ka ng products, lahat ginagawa mo, lahat ang necessary sa business, ginagawa mo na ethical, okay? Ethical. Hindi tayo lalampas doon sa mga unethical na sinasabi ko, yung mga maling gawain. Ginagawa mo nang tama yung business. Sa tingin mo ba, mas malaki pa rin kikitain niya kaysa sa'yo? Diba? Napakalit ng percentage lang ng ano, depende rin sa compensation plan kasi, pero napakalit lang ng percentage na makukuha niya sa'yo. Diba sa typical na compensation plan, which is binary yung mga yan, left and right. Kasi kung halimbawa, ito siya, na-recruit ka niya, lumaki yung team mo, left and right lumaki, eh wala siya nung kabila. Ikaw yung kumikita ng mas malaki kaysa sa kanya. So very basic yun pagdating doon. Okay, so siningit ko lang yun mabilis. So ngayon, balik tayo dun sa mga scams and unethical networkers. Nabanggit ko na yung isa sa mga sure na sign para malaman mo kung isang network marketing ay legal ay yung sa products nila. Ngayon, very basic naman is yung mga legalities nila. Okay, kailangan may SEC certificate sila, kailangan kompleto list sila sa mga business papers, mga legalities, mga legal papers. Okay, so kailangan meron sila ng mga bagay na yon para malaman mo na legal talaga sila. So meron akong ginawang free training series, which is yung Be Wise Pinoy Training Series, na kung saan mas tinakil ko doon yung mga dapat mong malaman bago ka sumali sa isang network marketing business. Doon marami akong tinuro doon. Papaano ka makakaalis sa employment, papaano ka makakahanap ng tamang team, tamang company para sa'yo, papaano ka kikita ba talaga sa online business, sa legal at ethical na paraan. So, mas maganda kung kunin mo yung free access mo doon, makikita mo naman yung link sa description ng video na to, mahahanap mo na lang yan. So, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina, bakit scam ang tingin ng mga network ng mga tao sa network marketing is yun ay yung pinakang dahilan. Dahil doon sa mga scammers at unethical networkers, nadadamay lang yung mga matitino. Kaya, it's unfair para sa amin na ginagawa ng tama yung business, hindi kami nanloloko ng tao, hindi namin ginagawa yung mga ginagawa ng mga scammer at mga unethical networkers, na kumbaga papasok yung isang tao sa business namin na alam nilang kailangan nilang trabahuhin. Hindi kami mangangako na within 1 week babalik na kagad yung puhunan mo, kasi napakalaking kalokohan nun eh. Nakadepende yun sa'yo eh. Sa, bilang ikaw, napapasok ka sa isang legal na business, nakadepende sa'yo kung babalik ka agad yung puhunan mo o hindi. Kasi kung tatrabahuhin mo talaga, gagawin mo yung tama, gagawin mo yung ethical na paraan, kung meron kayong effective strategies, mababawi at mababawi mo kaagad yung puhunan mo. Pero kapag ka sumali ka dahil lang sa mga matatamis na dila, ang maraming unethical networkers, yun naman yung tinutukoy ko na unethical networkers, na gagawin, kasali siya sa isang legal na company, pero unethical yung ginagawa niya. Isa sila sa mga sumisira sa pangalan ng network marketing. Yun nga, isa sa mga ginagawa nila is yung papakitaan ka ng maraming pera para mahikayat ka nila, tapos sasabihin nila sa'yo madali lang, mabilis lang. Di ba yung mga keywords na yan eh? Wala kang gagawin, kikita ka, mababawi mo kaagad yung puhunan mo. Kumbaga, lahat ng maganda sinasabi nila para lang mapasali ka. Tapos pagpasok mo dun sa business na yon, lahat ng sinabi nila kabaliktaran. Ang tagal mo mababawi yung puhunan mo, kailangan mo palang trumabaho bago ka talaga kumita ng malaki. Ah, hindi pala madali, mahirap pala, hindi siya mabilis. Tapos dun mo masasabi na,
parang na-scam ka, pero legal naman yung pinasok mo na business. Kumbaga, dun sa loob, pag nakapasok ka na, tsaka lang nila sasabihin kung ano yung totoo. Isipin mo nang maigi yun. Pinagsinungalingan ka nila in the first place para lang kumita sila. Tapos, pagkapasok mo, tsaka nila sasabihin kung ano yung totoo. Sa simula pa nga lang, nagsinungaling na sila. Bakit ka pa magtitiwala sa kanila? Yun yung isa sa mga ginagawa ng mga unethical networkers. Kaya iwasan nyo yun. Basta naramdaman nyo, ito yung isa sa pinakang malaking tip na maibibigay ko sa inyo. Basta may nakita kang isang business, tas naramdaman mo na parang ang dali-dali, parang ang bilis kumita ng malaki, magduda ka na. Kailangan mo ng pag-aralan ng mahigi. Kapag naramdaman mo na ganun na mabilis at madali, naramdaman ha, hindi sinabi nila, minsan kasi hindi nila sinasabi yon. Ginagawa nila na ipinaparamdam nila sa'yo. Paano? Papakitaan ka nila maraming pera. Tinan mo, ito yung kinita ko, within 2 days, ganito kinita ko. Pero hindi naman nila sinasabi sa'yo na madali at mabilis. Pinaparamdam nila sa'yo. So ganyan yung mga gawain ng, hindi lahat, pero majority ng mga unethical networkers, ganyan yung gawain. Okay, hindi ko naman sinasabi na hindi totoo kasi minsan madalas totoo naman yung kinikita nila yon. Pero ang pinapakita lang nila sa inyo, sinasabi lang nila sa inyo is kung ano yung maganda. Na yes, kinita niya yung within 2 days pero hindi niya sinabi lahat ng hirap na pinagdaanan niya before niya kitain yun. Yun yung ayaw ko na mangyari, yun yung gusto, yun yung tinatanggal ko, and yun yung isa sa mga reason ba't ako gumagawa ng mga ganitong videos, ba't nagkaroon ng Ethical Nation na movement, is para matanggal yung ganung ano, matanggal yung ganung sistema para maging educated rin kayong mga tao, para hindi kayo ma-scam, para hindi kayo madali yung mga tipo ng mga tao nagsasabi na madami na ako nasalihan na network marketing pero wala naman nangyari. Kasi nga sumasali lang kayo dahil iniisip nyo, ito para dun sa mga ano, itong sinasabi ko para dun sa mga marami nang nasalihan pero walang nangyari. Most of the time hindi nyo kasalanan eh. Diba? Hindi nyo kasalanan kasi naiparamdam sa inyo na akala nyo ang dali. Akala nyo ang bilis, di ba? So, kaya naman yung makakaalam yan eh. Kaya naman makakapagsabi kung totoo. Akala nyo madali, akala nyo mabilis, kaya ako nahihikayat. Well, sa network marketing, sa isang legal na network marketing, hindi yun totoo. Walang madali at walang mabilis. Even naman hindi ka mag-network marketing, mag-try ka ng ibang business, hindi pa rin naman madali eh. Mag-sari-sari store ka, madali ba? Madali ba yung gigising ka ng madaling araw, umaga, kasi ganun yung pinsan ko. Gigising na madaling araw para mamalengke, para maka-bargain ng mga murang produkto na ibebenta niya sa sari-sari store niya. Madali ba yun? Na ang dami-dami mong bit-bit, yung pinsan ko na yung babae pa man din. Diba? Ang dami-dami mong bit-bit na paninda. Madali ba yun? Madali ba mang buhat? Diba mag-try ka ng karinderya? Madali rin ba yun? Sa puhunan pa lang, ang hirap na eh. Diba? So wala namang madali. At saka mabilis sa mundo natin sa panahon niya, especially kung gusto mo ng mga bagay na magtatagal, huwag ka maghanap ng mabilis. Ganun lang kasimple, para sa mga produkto na binibili natin, sa mga gadgets, hindi lahat, pero most of the time, pag bumili ka ng mga mumurahin, ang dali rin masira. Diba? Ganun rin sa network marketing business. Kung naghahanap ka ng madali at mabilis na kitaan, hindi ka kikita. Diba? Kasi ang mga tao ngayon, especially tayo mga Pinoy, gusto natin, lahat tayo, even ako, na gusto natin ng mabili at madali, mabilis at madali. Diba? Ayaw naman natin na maghihirap na eh. Pero sa mundo kasi natin, walang ganun eh. Diba? Kailangan talaga natin paghirapan eh, yung mga bagay. Kasi kung pinaghihirapan mo naman sa tamang paraan, pag nandun ka na sa dulo at nandun ka na sa success, na-achieve mo na kung ano man yung goal na gusto mo, wala ka pagsisisihan eh. Diba? Wala ka pagsisisihan, wala ka mabigat na konsesyang daladala na may mga niloko kang tao para ka lang makaangat. Yun yung isa sa mga movement namin sa Ethical Nation dito sa Team Genuine, na gusto namin na malinis yung pangalan ng network marketing sa pamamagitan ng pag-educate sa tao para hindi na kayo maloko. Okay, huwag na kayong magpaloko. Huwag na kayong magpadala doon sa matatamis na salita nila na yun nga. Kasi gagawin nila talaga yung lahat eh. Yung mga unethical networkers at mga scammers, gagawin nila lahat para makumbinsi ka kung ano lang yung gusto mo, kung ano lang yung maganda. Yun lang yung sasabihin nila sa'yo. Pero hindi na sila sabi kung ano yung pangit. Yun yung sa akin, guys. I hope marami kayong natutunan dito sa video na ito. And make sure na i-share nyo to dun sa mga tao na nagbabalak sumali sa network marketing, na bago sumali, please, pag-isipan nyo muna ng maigi. Kasi especially, bago kayo sumali sa isang network marketing business, I would highly recommend na i-take mo yung Be Wise Pinoy Training Series. Pag-aralan mo muna yung mga videos doon para makita mo, para malaman mo kung tama ba yung company na sasalihan mo. So, yes, ano, sabihin ko na rin ito sa inyo, yes, merong part doon na ino-offer namin yung team namin. Pero malaya kang tanggihan yun. Kung ayaw mo, kung sa tingin mo hindi maganda, tanggihan mo yun. Ang importante kasi doon is yung mga training videos na ginawa ko, kung saan matututunan mo kung paano ka makakapili ng tamang company, ng tamang team, para hindi ka maloko. Para hindi ka matulad doon sa mga network marketers na nagsasabi sa huli na ang dami ko nang nasalihan, wala naman nangyari. Yun yung importante doon na gusto kong matutunan yun, na hindi ko kayang i-discuss lahat sa isang video kasi mahaba, medyo mahaba-haba yun. Okay, doon yung matututunan. Kaya ginawa ko siyang free.
is para ma-educate natin yung mga tao na hindi na sila maloko sa network marketing. Okay? So, ayun, marami ka natutunan dito sa video na ito. Make sure, i-share mo to sa mga kakilala mo. I-mention mo sila dito bago sila sumali. Kung may kakilala ka na nagbabalak sumali sa network marketing, ipakita mo muna tong video na to para hindi sila maloko. Okay? Para, kasi benefit rin ito sa amin. Kapag hindi kayo naloko, hindi naman mas lalong masisira pa yung pangalan ng network marketing. Kasi damay kami. Kapag sinabing, alam mo yun, ang sama sa loob namin na sasabihin sa amin na scammer ka, tapos pag tinanong ko anong patunay mo, wala naman siya maisagot. Asan yung pruweba mo na scammer ka? Kasi, guys, by the way, buti nabanggit ko yun, huwag kayong bigla-biglang mag-aakusa sa isang tao na scammer siya. Kasi pwede kayong makasuhan ng libel dun eh. Kapag hindi nyo napatunayan na scammer talaga siya. Libelo yun. Baka ma-chimpuan nyo sa akin naman, wala naman problema. Sabi mo scammer, naiintindihan naman kita kasi nga dahil dun sa mga unethical networkers. Kumbaga, sa akin, alam ko naman na tama yung ginagawa ko. Alam ko yung tama yung ginagawa namin dito sa Ethical Nation at saka sa Team Genuine. Alam ko tama yung ginagawa namin. Hindi kami naloloko ng tao. Sabi mo sa camera ko, bahala ka. Opinion mo yan. Pero baka kasi makahanap ka ng katapat mo eh. Baka kasi may bigla kang sabihin na scammer, tapos bigla kang kasuhan. Na magugulat ka, tapos babawiin mo ngayon. Na, diba? So, yun yung ayoko mangyari. Baka may makahanap ka ng katapat mo, ang hilig, baka meron sa inyo dyan, mahilig magsabi na, scammer network, ang hilig magsalit, ang tapang-tapang sa Facebook magsabi na scammer, tapos bigla kang sendan ng kaso. O, diba? Bigla kang sendan nila na kinasuhan ka na ng libel. Well, magugulat ka ngayon. Diba? Yung palang sinabihan mo na scammer, mayamang palang networker, successful na networker, tapos gagawin niya lahat para pakulong ka niya. Kasi, di mo naman kayang patunayan eh. Kung kaya mong patunayan, pwede kang lumaban eh. Tsaka kung may marami kang pera, panlaban sa kaso eh. Diba? So, yun guys, baka makahanap ka lang ng katapat. Kaya mag-ingat po kayo sa pagsasabi ng scammer sa mga networker na wala naman ho kayong pruweba. Okay, so I hope marami kang natutunan dito sa video na to. Umuulan na ulit dito sa lugar ko, buti naman sakto. Okay? Share mo to, like mo to, and subscribe ka dito sa aming YouTube channel kung marami kang natutunan. Once again, this is Carl Serrano of Team Genuine. See you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!